mainit-init pa, magugulat kayo sa pag-amin ni Digong kung ano ang tunay na estado ng kanilang relasyon ni Garma at itong si Digong. Heto. Na kung nagtalik daw sila ni Garma, may gusto po siyang linawin at mayroon po siyang pag-amin na tungkol dito sa kanilang relasyon di umano na kumakalat ni Garma. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Ito, talagang matindi, mainit mga kaibigan. Itong bibigyan natin ng daan tungkol dito sa mainit na relasyon di umano nitong tinuturong utak sa pagpaslang kay Attorney Bayaruga, si ex-Colonel Garma, na di umano ay may lihim na relasyon at itong dating presidente ng Pilipinas na si Digong. Bibigyan po natin ng linaw, mga mahal na taga-subaybay, kung ano ang tunay na nakatayuan ng lihim, bawal na relasyon, bawal na pag-ibig, di umano na nandalwang ito na si Garma at si Digong. Garma-Digong lovers, nako, ay matindi ho ito. Sa wakas, mga mahal kong taga-subaybay, ay nagasalita na at may inamin, may binulgar ito nga si Digong tungkol dito sa kanilang lihim na relasyon ni Garma. Tandaan po natin, always remember, mga mahal kong taga-subaybay, lumalabas din po sa investigasyon na napakarami di umano ang pinapaslang din nito si ex-colonel ng PNP na si Garma. Babae ho ito. Mga kaibigan, sa puntong ito, gusto ko pong ibahagi po sa inyo ang pagbulgar at pag-amin at may inamin, matinding pag-amin nitong si dating presidente Digong. Nako po, ay magugulat ho kayo dito ho sa pag-amin at binitawan patungkol dito sa relasyon nilang dalawa, ni Digong at itong si ex-Colonel Garma. Nako po, magugulat talaga ho kayo. Pasintabi ho sa mga minor de edad. Medyo masilan ho ang ating pag-uusapan. Kaya't pasintabi ho. Nako, dito ho sa mga bibitawan ni dating Presidente Digong. Live po. Talaga diretsahan. Inami niya. Tungkol dito sa napakainit nilang relasyon ni ex-Colonel Garma. Kung magtatandaan niyo po, ay mismong si Montol po na kaibigan din ito ni Digong ang nagsiwalat nito na may relasyon syuta ni Digong itong ex-Colonel Garma na ito. Matagal na rin syuta ayon dito kaya ex-Colonel, ayon dito kaya Montol po sa kanyang kulong. At bibigyan po natin ng linaw, mga mahal kong taga-subaybay, ito inaanyayaan ko po kayong patapusin ang vlog na ito. At nang sa ganun, ay lubos po nating maunawan. Heto po. Nako? Maraming utak
accomplishment or your viewer, ano, yung kinit nila na nire-reveal kayo, romantically, ni Colonel Garth. So, yung reaction mo ang dati ngayon. Sabi nila na... Pilit kayo na may nasyon lang kayo. Romantically, yung problem kaya? Oo, oh, anong totoo niyo? Problem na. Eto, nakoho. Ito po yung actual na interview dito kay dating Presidente Digong kagabi. Live po ito. Kagabi lang ito, mainitinit pa. Magugulat kayo sa pag-amin ni Digong kung ano ang tunay na estado ng kanilang relasyon ni Garma at itong si Digong. Eto. Ayun, nako ho, pasensya na po. Ay, pasintabi ho dito sa mga naririnig po natin na manghang na salita. Is ibig sabihin, sabi ni dating Presidente Digong na kung nagtalik daw sila ni Garma, may gusto po siyang linawin at mayroon po siyang pag-amin na tungkulo dito sa kanilang relasyon di umano na kumakalat ni Garma. Ito nga ho, ang sabi niya, pinapatanong niya para mapatunayan na may relasyon sila ni Garma ay kung nagtalik daw sila, pero ibang term ho, ibang word ang ginamit ho ni Digong. Alam kong maintindihan niyo po yan, hindi ko na pwedeng banggitin ho dito. Eto. Akin yan, sabi niya. Akin si Garma. Hindi lang niya madiretsyang ganun, ano? Akin si Garma. Mga kaibigan, alam kong naintindihan niyo po ang pag-amin niya na pinapatanong niya kung nagtalik daw sila ni Garma. Kailangan po bang itanong yon? Kailangan po bang imemorasyon? Ha? Naging isang dating presidente ka, tapos magpapatanong ka sa isang babae, respeto naman din sa isang babae. Kung para lang mapatunayan na kayo ay may relasyon ni Garma, ang iyong batayan at ang batayan ni Digong ay kailangan tanungin ang babae, itong si Garma, na kung sila ho ay nagtalik, mga kaibigan. Ang ginamit pa nga niyang word ay IYOT. Alam niyo na ibig sabihin nun, ano? Ito, IYOT. Sabi niya, itanong nyo kung kami ni Garma ay nag-IYOT. Oh, ano ba ibig sabihin nun? Diba? Maliwanag mo kung nagtalik silang dalawa. Ito pa. Walang problema yan. Hanggang personal nila. Ngayon kung nagluna sila o may Christmas na nag-inot po na ni Garma, pangutan na sila, enough po. Inot na nila. Para wala na isamo. Hindi na natin masyadong maintindihan itong mga pinagsasabihin ni Digong. Ba't ang maliwanag ho, mga mahal kong taga-subaybay, ay pinapatanong niya kung nagtalik nga silang dalawa ni Colonel Garma. Ha? Kung nag-IYOT kami, itanong niyo, sabi ni Digong. Nako ho, ito pa, tingnan natin kung maawa, maintindihan natin ito. Ang
Ayun na ulitan niya, basta drug lord ka, ipapapatay kita, yun ang sabi niya. Dahil naitanong ho in Bisaya na ano ang masasabi ni Digong tungkol dito ng si Colonel Garma, ex-Colonel Garma, at siya ay sabit, tinuturong utak sa pagpaslang ng tatlong Chinese drug lord diyan sa loob ng kulungan, na ang itong ang tinuturong utak ay si Digong, pangalawa itong si Garma, ang kanyang syuta di umano. Naku ho, medyo pasensya na ho, pasintabi sa mga mahal kong taga-subaybay dito sa pinarinig ko sa inyo na isang audio clips kagabi lang ho yan, live, nag-live ho press conference itong si Digong, at ang mainit na usapin ho doon ay itong naungkat na relasyon nila ni dating ex-colonel ng PNP na si Garma, na nasasabit din siya ka nga po ya maraming pagpaslang ng mga inosyente na mga tao. Una, yung drug lord na tatlo, kinakabito ang pangalan ni Garma at ni Digong. Siyempre itong pagpaslang din dito ho kaya ex-general Barayuga, na nadadawit din naman ang pangalan ni Bongo. Nako ho, ay matindi ho ito, mga mahal ko nga mga taga-subaybay. So, wala hong malinaw na ika nga po ay kapupulutan ng aral dito sa mga nabanggit at lumabas sa mga bunganga nito nga si Digong. Katulad nga ng sinasabi niya, muli kong inuulit, itanong nyo para mapatunayan na sila ay kung may relasyon ni ex-Colonel Garma, at kung sila ay nagtalik. Sabi nga, itanong mo kung nag-IYOT kami, kung nagtalik kami. Dapat pa bang itanong mo sa isang babae bilang respeto rin naman sa buong kababaihan, hindi lang po sa isang babae. Huwag na tayong magtanong ng ganon sa isang babae na kailangan pa bang nagtalik kami. Diba? Sa bagay, anyway, iba't hindi naman po pare-parehas ang utak ng bawat tao. Ako, hindi yan ho ang basihan ko. Hindi yan ang basihan ko para malaman na kami ay may relasyon ng isang babae na ipatanong ko kung nagtali kami. Maraming way ho para mapatunayan at nang kapaki-pakinabang kung ano man ang dapat mong galawan, lalo't lalo na ikaw ay dating ex-president ng Republika ng Pilipinas na itong si Duterte. Sabagay, huwag na po tayo magtaka. Ganyan na po yan, mga mahal kong taga-subaybay. Wala po tayong mapupulot na magandang aral, buhat po sa kanyang lumalabas, sa kanyang mga bunganga. At naulit nga rin po dito, ay handa muli siyang pumaslang, kumitil ang buhay. Basta't ikaw ay drug lord, di umano. Sabi nga niya, ay tatakbo siya muli. Tumakbo na, ba? Ito, hindi ko pa, wala pa ho akong balita o kumpirmasyon kung nag-find na ho ito ng COC sa pagka-mayor diyan ho sa Davao. Saka po natin talakayin yan, mga mahal kong taga-subaybay. Ang maliwanag po dito, yun po sa punto na nililinaw po natin yung mga sagot niya. At hinatid ko po sa inyo kung ano ang kasagutan ni Digong tungkol dito sa relasyon nila ni Garma. Na ang sagot nga niya ay itong pagtatalik nilang dalawa na kailangang alamin, tanungin kay Garma. Naku po, hindi na dapat yun. Maraming salamat. Pagpalain po tayo lahat. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito. Sa lahat po ng hindi pa nakasubscribe sa aking maliit pa na YouTube channel, please subscribe. Bye-bye. Palakpakan.